Good day, class. So for this first lesson of our second quarter for our physical science subject, our first objective is for you to be able to explain how the Greeks knew that the earth is spherical. So for the record, earth is not flat. So the earth is not flat. It is rather round. So the earth is round in shape. It has been proven, by the way, that the shape of the earth is round. Although there are some people or some groups that up until now still believes that the earth is actually flat. But scientifically speaking and in a factual way, the earth is not flat, it's round. Its shape is actually oblate spheroid. So the shape of the earth is oblate spheroid. Okay, so for your first objective, later on, I will explain how the Greeks knew that the earth is actually round or spherical and not flat. Now, I will discuss how the ancient Greeks proved that the earth is indeed round. So, dito muna sa tayo kasi kung paano prove ng mga Greek na ang earth ay round or spherical even 2,000 years ago. So, wala pang advanced technology nung mga panahong ito na para masabi kung ano ang shape ni earth, gaano kalawak ang earth, things like that. Pero, even before those technological advancement, the Greeks already knew that the earth is spherical or round and not flat. Paano? Let's see kung paano nila na-prove. Okay, so we have here Eratosthenes. So this man, his name is Eratosthenes. So si Eratosthenes, siya actually yung nagsabi or nag-prove ng shape ng earth, which is actually round or spherical. Siya din ang nag-calculate ng circumference ni earth. So, kung gaano yung, di ba, circle si earth? Gaano kalawak yung circumference ni earth? Siya yung nag-calculate at siya din yung nagsabi that, or nag-prove that the earth is actually a sphere. But how? Paano siya nag-arrive sa ganung conclusion? Paano niya nalaman na ang earth ay spherical in shape or round in shape? At paano din niya na-calculate yung circumference ni earth? Actually, yung calculation niya na circumference ni earth is actually very near doon sa malapit doon sa na-calculate ng mga present or mga latest na scientists natin ngayon using technological advancement. So you can see Eratosthenes is so smart that he was able to really calculate the circumference of Earth and was really able to prove that the Earth is actually round just by using his common sense. So ano bang ginawa ni Eratosthenes? Actually, ang ginawa niya to prove that the Earth is round, nagtayo lang siya ng stick. Nagtayo siya ng stick. So paano kaya? Paano kaya itong stick na to nakatulong kay Eratosthenes to conclude that the earth is round? Okay, so discuss lang natin briefly how Eratosthenes arrived with such a conclusion. So, isang araw, Eratosthenes heard that in Cyrene, so narinig niya na dun sa kabilang city na tinatawag nating Cyrene, ay kapag daw noon time, kapag daw tanghaling tapat ng June 21, wala daw nakakast na shadow. Wala daw shadow na nakikita ang kahit na anong object. So, sa kahit anong object na nakatayo daw sa ano, sa city na ito, wala siyang shadow. So, makikita niyo sa picture, yung building, nandito si San. Yung building, wala kang makikita ng shadow. Walang shadow dito.
Ngayon, pumunta tayo sa city ng Alexandria. So, ito ngayon yung city ni Alexandria. So, nagtayo ngayon si Eratosthenes ng stick. Alas 12, same time, same day, June 21. May nakita siyang shadow. Yung shadow na yon, kung kukunin mo yung angle niya doon sa stick, was actually 7 degree. 7.2 if I'm not mistaken. 7.2 degree. So, naisip niya, ibig sabihin, the earth is not flat. Kasi kung flat si earth, bakit may shadow yung stick dito kapag June 21 of 12 noon? At dito naman sa siren, bakit walang shadow or bakit diretso yung sun, direct yung sun niya, wala kang makikitang shadow sa mga objects na nakatayo. Even if he planted a stick here, if he did, wala siyang makikitang shadow. That means that the earth is actually round. So, titignan natin dito. If the earth is flat, so this one, if the earth is flat, there must be no shadow in Alexandria and no shadow Sayin pala yun, Sayin. There's no shadow in Sayin. But he found out that in Alexandria of June 21, June 21, summer solstice kasi itong June 21, summer solstice. So, June 21, 12 p.m., same time, same day, may shadow sa Alexandria. Kay Sayin, wala. Walang shadow. That means the earth is round. So, dito, kita nyo. Ibig sabihin, round si earth. Ganyan. Hindi siya patag. Kasi kung patag si earth, kung flat si earth, edi sana pareho ng walang shadow yung stick or yung mga object na nakatayo sa city ng Alexandria at city ng Sayin. So, yun yung ginamit niya na common sense or yun yung ginamit niya na idea to prove or to say or to even conclude that the earth is not flat, which happens to be true, which happens to be actually true. Totoo naman that the earth is not flat. So as you see, how smart the ancient people were. Sobrang galing nila that they were able to prove such things. They were able to calculate the circumference of the earth just by using their minds, their brain, and their common sense and simple objects such as a stick, di ba? How can you, how can you think of that sa panahon ngayon? Sila lang, only them. Well, ngayon, it has been proven that the shape of the earth is round because of course, the technological advancement that we have. Meron na kasi tayong telescope na pwede natin makita yung mga malayo ang object, even celestial objects, pwede natin ma-observe. May mga satellites na tayo, unlike before, noong mga panahon nila, Eratosthenes, walang ganon. So, it's really fascinating how this person arrived with such a conclusion. Okay, now, ngayon, paano naman kaya kinalculate ni Eratosthenes yung circumference ni Earth? Yung circumference niya, paano kaya niya na paano kaya siya nag-arrive dun sa circumference niya? Dun sa value na malapit doon sa totoong value niya na nakuha ng mga scientist ngayon. So, paano kaya niya nakuha yung circumference ni Earth? So, ang ginawa niya, since sabi natin kanina, meron siyang nakuhang 7.2 or 7.5 degree, sa approximately 7 degree na nakas na shadow doon sa Alexandria. Nakas nung stick niya. Kung maalala nyo, sinabi natin ganyan, merong shadow. So, nandito yung sun. Merong shadow na nakas. Meron siyang shadow na nakas yung stick niya. Now, the degree of the stick and that casted shadow was actually 7.2. So, ginamit niya itong mga informations na ito. Ano ginawa niya? Since the difference in shadow length is 7 degree doon sa Alexandria at sa Sayin,
that the city of Alexandria and Syene are 7 degrees apart on Earth's 360-degree surface. Tandaan nyo, circle si Earth, kaya ang degree niya ay would equate to 360-degree. So, since 7 degrees daw yung nakas niya, he concluded that the degree that is separating the city Alexandria and the city Syene is 7.2 degrees. Now, what he did is that he hired a man, so kumuha siya ng isang tao na susukat doon sa layo ng, or the distance between the Syene and the Alexandria. So, imagine nyo yun. Step by step, binilang nung tao kung gaano kalayo yung, tawag dito, sinukat nung tao, nilakad niya. Sinukat niya kung gaano kalayo ang Syene sa Alexandria. So, dasukat naman niya. At nag-arrive siya sa value na 500 miles or it is about 800 kilometers. Can you imagine that? Nilakad niya yung dalawang city just so that they would arrive how far these two cities were. From each other. Now, he used these simple proportions to find the Earth's circumference. So, ginamit niya yun. Ang ginawa niya, 7.2 degree is 1 over 50 of 360 degree. So, minultiply niya ito sa 800. So, minultiply niya ang 800 doon sa 50, nakuha niya ay 40,000. And just like that, he was able to calculate the circumference of the entire Earth with just a stick and his brain, which is actually very near, sobrang malapit doon sa totoong value na nakuha, doon sa latest value na nakuha ng mga scientists natin sa panahon ngayon, na ginamitan na nila yun ng technology, may mga technological intervention na yon. Ang circumference ni Earth ay 40,075 kilometer. 40,075 kilometer. While the value that Eratosthenes arrived to is 40,000 kilometers. So, as you can see, talagang it was very close. He was so smart that he was able to come up with this value. Now, that's how the Greeks knew that the Earth is actually round or spherical in shape. Ginamitan lang ni Eratosthenes ng common sense to say or prove that the Earth is actually round. He's so smart. Now, let's proceed to our second objective or last objective of today's lecture. It is to cite examples of astronomical phenomena known to astronomers before the advent of telescopes. So, bago tayo nagkaroon ng telescope, mga satellites natin, kung ano-ano pa mang technological advancement they use as of this time to look at the sky, to study celestial objects in the universe, paano kaya before? Paano kaya ang buhay ng ancient people before the technology era, before these telescopes? So, paano kaya nila nakikita with just their naked eyes? So, let's see. Now, there are actually 5 planets that is very visible dito sa dito sa Earth, of course, dito sa planet natin. They are the Mercury, Venus, Saturn, Mars, and Jupiter. Makikita nyo yan usually. Ang pinaka magandang time to look at, to find for those planets tuwing gabi, sobrang gabi, yung super dark. At before mag-umaga, madaling araw, kikita nyo. Before mag-umaga, madaling araw, or bago mag-gabi, yung takip silim, kung tawagin ba yun, or yung sobrang dark na gabi, midnight, mga ganyan. Kita nyo yung mga Actually, nakikita nyo to, pero siguro sa inyo, pag nakikita nyo, feeling nyo, it's just a star. But actually,
yung iba dyan, yung lima na iba dyan, nakikita nyo, hindi yung mga star. Those are planets. They are the Mercury, Venus, Saturn, Mars, and the Jupiter. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, they are easily seen in the sky kahit wala kang telescope, kahit mata mo lang. And often, most often than not, nako-confuse natin to sa stars. Sabi ko nga kanina, may mga specific time of the day na mas visible tong mga planets na to. Kasi minsan, napagkakamalan silang mga stars. Kasi pare-pareho lang silang andun, nagbiblink-blink doon sa taas. So, as I said, the best time to look for these planets would be before sunrise and after the sunset. So, paglubog ni araw. Okay, and I want you actually to look at this, to look for this, planets. Hanapin nyo yung planets sa sky. This is for your activity, I want you to find these planets in the night sky and take a photo of it. So, picturean nyo kung ano yung mahahanap nyong planet. Yun na yung first activity nyo for this semester and for this topic. Maghanap kayo, hanapin nyo si... Sino ba mahahanap nyo? Alin dyan? Mercury, Venus, Saturn, Mars, or Jupiter? Siyempre, kung nahanap nyo yung lima, mas mataas yung points nyo. Picturean nyo. Tapos ngayon, doon sa picture na ipapasa nyo, specify nyo, bilugan nyo yung planet, and then pangalanan nyo. Yun ba yan? Mars ba yan? Saturn, o Venus, o Mercury? So, bago nyo submit, lagyan nyo na ng label. And of course, I need a proof na kayo talaga at original talaga yung picture na yon. So, mag-selfie kayo doon sa mga stars or sa mga doon sa location ng planet. Ayan. Mag-selfie kayo. Dapat kita yung mukha nyo with the sky na background ninyo. Para alam ko na kayo talaga yung nag-abang sa mga planets na yan. So, that's for your activity. Okay. So, sabi ko kanina, pwede kang ma-confuse kung alin ang planet, alin ang star. Pero I'll be sharing some guides or tips paano madedetermine na planet yung tinitingnan mo, planet yung dinedetermine mo. So first, planets are usually much brighter, mas makinang sila than stars. They are closer to Earth, so they begin to look more like a disk, yung CD. Yung pabilog na ganyan. Yung CD na pag nagpe-play ka ng ng movie or music sa may DVD player nyo. Ganon ang itsura usually ng mga planets na nag-appear yan sa sky. And next, number 2, bright planets. Yan. So, just the same with number 1. Pero brighter talaga sila. Compared sa mga stars natin. Number 3, each planet reflects the light of the sun differently, of course. Bakit? Kasi hindi naman sila pare-pareho ng kulay. So, for Mercury, ang ano niya, it twinkles and flashes a bright yellow color. So, tandaan nyo ah. Si Mercury, yellow yung flina-flash niya. Yung nire-reflect niya, I should say, na color. Si Venus naman, ito, si Venus mukha siyang UFO. Napagkakamalan laging UFO to. Kasi ang kulay niya, malaki siya na silver. Large and silver yung color niya. Kaya usually napagkakamalan siyang unidentified flying object in the sky. Next, we have Mars. Of course, alam na alam niyo kung anong kulay ni Mars. Reddish to si Mars. Dahil dun sa mga oxygen niya. Ayan, sa mga iron oxide niya si Mars, kaya siya reddish. Jupiter naman, nag-glow siya. Diba? Nag-glow si Jupiter. Yung glow niya, white. Nag-glows white throughout the night. All throughout yun. Actually, siya yung second brightest point of light in the night sky, si Jupiter. Jupiter, ulitin ko, the second brightest point of light in the night sky. Ngayon, si Saturn naman, siya yung mas maliit na planet
Pero yung kulay niya, si Saturn. Saturn. Ano siya? Yellowish white. Yan, nag-aagaw na yellow at white siguro to. Yellowish white siya. Siya yung pinakamaliit, si Saturn. Sa mga nakita nyo, ah, sa mga visible na ano, na planets sa atin. Okay, the planets are rarely near one another in the night sky. And knowing where to see them is very important. So, a great way to find planets is to locate them when they appear as part of constellation. So, isa pa na basis nyo ay yung constellation, not just the color. Si Mars, Mercury, malapit sa Sun si Mercury. Malapit din si Venus, pero mas malapit si Mercury sa Sun. Malapit si Mercury dito sa ano natin, sa Sun. Kasi, of course, siya yung pinakamalapit na planet sa Sun. Siya yung pinaka-inner planet. Sunod si Venus. Of course, pangatlo si Earth. Ganun. Ganun yung order nila sa solar system. So, the closest one is actually Mercury. Now, Mars is looking low in the morning sky. Mars actually moves eastward. So, pa-eastward si Mars. Dali lang mapapansin si Mars, basta yung basis niya yung color niya na reddish. Jupiter, of course, malayo to kasi ano to eh, Jovian planet. Pag sinabing Jovian planet, ano to, gas giant siya. O kaya yung mga planet na nasa labas ng terrestrial ano zone. Jovian planet siya, si Jupiter. Jupiter, Jovian planet. So, malayo kay Sun ito kasi it's outside the terrestrial part or territory of the solar system. So, malayo itong si Jupiter, away from the Sun. Saturn naman is looking low in the Libra constellation. Hanapin mo yung Libra constellation para ilocate mo si Libra constellation para mas madali mong malocate si Saturn. Okay. As I've said, the time of the day, the specific time of the day is very much important if you are really looking for this planet. So most planets or most of these planets are most visible as the sky gets dark. O yung tinatawag nating takip silim, yung dusk. O kaya dawn. Yan. Parbangon, kun IG. Agsunot. Ganon. Yung lumubog na si araw. Ganyan. Posible rin, yung sinasabi ko kanina, super gabi na. Yung night sky. Ganyan. Pero dapat very dark. Para at least mas nag-stand out sila. So, dapat very dark para mahanap nyo. So, that's for your activity for this topic. Hanapin nyo yung mga planets. Or, makahanap lang kayo ng isang planet. O, di ba? Di ba fulfilling yun? Makahanap mo si Mercury dun sa laba. Ay, sa taas. Si Jupiter, si Mars. Ayan. So, gumising siguro kayo na maaga. O kaya, kapag hapon na, lumubog na yung araw, tumingin na kayo sa sky. Tingnan nyo na kung nasan ba si Mercury dyan, nasan si Venus, nasan si Mars, o kaya si Jupiter, or even Saturn, the smallest one, kung makikita nyo. And then, that's it. You're done with your activity. That's your first activity for this topic. Okay, now, let's proceed to the astronomical phenomena before the advent of telescopes. So, ito na yung sinasabi ko kanina. Paano nila nakikita? So, ano yung mga observations nila? Paano sila nag-guide? Paano nila nalaman kung anong oras na? Anong buwan na? Nung wala pang relo, wala pang kalendaryo, paano nila malalaman na summer na, winter na, ganyan? Paano kaya nila nalaman noong unang panahon? Mga ancient times ba? So, before or even before the advent of telescope. So, bago na imbento ang mga telescope, yung mga ancient astronomers, so may mga astronomers na tayo even before, so yung mga ancient astronomers na din, they were able to observe the rising and setting of the sun in the east and the west respectively. So,
before, 'di ba sinasabi natin, the sun rises in the east and it sets in the west. Ganyan, sinasabi natin ganun. So, na-observe din nila yon. Second, the point where the sun rises and sets in the horizon varies in a year. So, hindi pare-pareho daw yung point kung saan nagra-rise at nagseset si sun. Paiba-iba siya sa loob ng isang taon. Napansin din nila yon. Next, the phases of the moon. So, bakit may new moon, may full moon? Ganyan, napansin nila lahat yan. Another na napansin nila, lunar eclipse, solar eclipse, and then the daily, annual, or and annual motion of the stars and the planets, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, which I have discussed prior to this. So, yung pinaka-activity ko kanina, yung movement nila or yung motion or yung, tawag dito, visual nila doon sa sky. Okay, so even before the invention of telescope, ancient people have already observed different astronomical phenomena. So the most observable objects in the sky are the sun and moon, of course. Si sun naman yung sentro ng solar system natin. Tandaan nyo ha. The sun is the center of the solar system. Pasasaan ba yun at yun ang ma-observe mo? While the moon is actually the nearest celestial object in our planet. So, since si sun ang pinakamalaking object sa solar system natin, siya yung largest, syempre, it would appear na parang malapit siya sa atin kasi malaki siya. At malapit din naman talaga tayo. Kasi we are the third planet from the sun. So, ang pinaka ma-observe talaga na celestial object other than the stars are sun and moon. Sila yung talagang na-observe, which is very useful sa noong ancient time kasi sila yung ginamit, si sun and moon, yung mga ginamit na basis kung paano ang paglapat ng oras or ano ang time ngayon, anong buwan na kaya ngayon, anong weather, what will be the season. So yan, nabuhay sila sa mga observation at prediction noong ancient period. Okay, so we have here a sundial. Ano ba to? Sundial. Sundial is the oldest known instrument for telling time. Daytoy tirelo daidi. So, ganito ang itsura ng orasan nila noong unang panahon. Noong hanggang 19th century, mula noong Babylonian, Egyptian, hanggang sa 19th century, ito yung ginamit nilang orasan. So, ito yung magsasabi kung anong oras na. Pero, the disadvantage of this, gumagana lang to sa umaga. AM lang. Kasi, wala nang araw sa gabi. Ang ano kasi nito, the way they use this is that yung shadow, the number of the shadow line. So, for example, ito yung stick niya. Kung nasan yung shadow, yun yung oras. So, it's 2 p.m. here. Pero, hindi to nagana, kalahating oras lang to 12 hour lang to Hindi to nagana sa gabi. Kasi wala nang araw sa gabi. Siyempre, hindi na pwede yung sundial. So, they use this during daytime, the sundial. So, if the sundial is, if the shadow casted at 4, edi 4 na ang oras. Alas 4 na ng hapon. Or if it's, if wala siyang shadow, dito siya. Or konti siyang shadow niyan. Pwede ibig sabihin, alas 12. Mga ganun. So, ito yung ginamit nila. If it's in between 8 and 9, if the shadow is in between 8 and 9, of course, it would be 8:30 a.m. So, yung shadow, yung basis. Yung shadow ang magtuturo kung anong oras na ng time. Ganun nila ginamit ang sundial. Now, paano naman nila na-conclude ang weather at season? Yung mga season natin? Paano naman nila na-conclude ang mga season at weather natin? So, yan. Yung movement ni sun. Take note ha, dito sa time na to kasi,
nung itong panahon na pinag-uusapan natin, itong Greek, itong ancient, akala nila si Earth ang sentro ng universe. Ayan. Akala nila si Earth ang sentro ng universe. So, feeling nila, nung mga panahong to, umiikot. Ito sana si Earth, no? So, feeling nila, umiikot si Sun, Moon, and other planets kay Earth. So, feeling kasi nila noon, si Earth ang center ng universe, which is wrong. So, mali na nasa, hindi si Earth ang center ng universe, ah. As of now, hindi pa na-determine kung ano ang center ni universe. It could be where I am seated. It could be where you are seated. Where you are right now might be the center of the universe. Pwedeng sa kinaroroonan mo, ang sentro ng universe. Hindi natin alam. So, anywhere or everywhere could be the center of the universe. Anywhere. Kahit saan. So, noon kasi, nung mga panahong ito, itong ancient, akala nila, the Earth is the center of the universe. So, feel, ang alam nila, yung mga planets sa sky, yung sun, yung moon, umiikot sa kanila. And yun yung observation nila. And to conclude, weather and season, para masabi nila kung ano yung season, inaaral nila yung pag-rise ni sun at pag-set ni sun. Na-realize nila na hindi pare-pareho kung saan si sun nag-rise sa east, pero yung point where it rises hindi pareho sa kung saan siya nag-rise nung nakaraang araw, nakaraang buwan, ganyan, nakaraang linggo, at ganun din nung nagse-set siya sa west. So, napansin nila yon. So they use that as a reference na ay okay, so nagbabago ang season, nagbabago ang panahon sa kung paano at sa kung saan nagra-rise or nagse-set si sun. So, yun yung ginawa nilang basis. Okay, next we have... So, ito na yung sinasabi ko. Na this is the geocentric view. Geocentric. Ang geocentric view ay... Ang sinasabi ni geocentric view ay si Earth nasa gitna. Nasa gitna, geo, earth, centric means center. So, the earth is at the center of everything. Ayan yung paniniwala nila noon. Okay, they use the phases of moon as their basis of ancient calendars. So, ito yung ginawa nilang basis to build, an ancient calendar. So, calendar. So, yung ginawa ng basis. Bakit? Kasi napansin nila, every 29, after 29 days, ganyan, nagbabago yung face ni Moon. Yung itsura ni Moon. So, napansin nila na, okay, in every month, or in every approximately 29.5 days, nagbabago yung face ni Moon. May bago-bagong is face. Kunwari, first quarter, first quarter moon, face ni moon. So, after 29.5 days, or 29.5 days would be over, iba na naman yung face niya, waxing gibbous na naman. So, after 29, nagiging full moon, ganyan. So, napansin nila yon, lahat yun napansin nila. Hindi pa nila alam na month ang tawag doon na. So, before, tawag pa nila, binibilang pa nila yung araw. So, kung, ilang araw bago mag-change ng face si Moon. So, they arrive na every 29.5 days, nagpapalit ng face si Moon. Face na ganito ah. Oh, so, first quarter, tapos another face, waxing gibbous na naman. So, the waxing gibbous, mas marami siyang white or light kesa dun sa may ano na part, dark, you can see here. So, ayan. So, full moon naman. Full na moon na ano naman to. Talagang kabos no kunada tilokano. And new moon, ayan na. Ipapa-start na yung cycle. Papunta na naman siya ng waxing crescent. Ganyan. And then, first quarter, ganyan. Pero yung interval of these phases is 29.5 days. According to the ancient people or ancient astronomers during ancient period. Okay. So, the Greek worldview was the most long-lived in history. So, balikan lang natin na para maintindihan natin kung
paano nila nagamit tong basis na to, tong moon phases as the basis for making making their calendar. So the Greek worldview was the most long-lived in the history of scientific cosmology. So underlying it was the philosophy of Plato. So tandaan nyo, si Plato, nasa ano yan, nasa Greek siya eh. Nasa Greek world ang ano niya. Greek world, during the Greek times, si Plato. Siya yung philosopher na pinaniniwalaan. And during this time, they believed that the center of the universe is the Earth. So ito na yung sinasabi kong geocentric. So they thought that the center of the Earth is the universe. And all other celestial objects such as the moon, the sun, and other planets, Venus, Saturn, ganyan, and mga stars, ay umiikot daw kay Earth. Ayan. Ang nag-propose actually ng idea ng geocentric ay si Clovis Ptolemy. Ayan. Siya nagsabi. Pero tandaan nyo ha, hindi ito yung talagang itsura ng solar system natin or ng universe. Hindi siya ganito. Earth is never the center of our solar system. The sun is the center of the solar system. The sun is the center of the solar system. Pero noon, syempre, binabalikan natin yung past na yun. We are studying how they were able to look at the Earth and look at the things that surround. So ang point of that surrounds the Earth. So ang point of view na pinag-aaralan natin ngayon was the geocentric or the point of view of the ancient people. So kung bagay malilito, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung idea nila noon. Pero hindi ito yung talagang itsura, kumbaga, ng solar system natin. Okay, so the task of the astronomers during this time was to ascertain the motion of celestial objects. And they have observed that the moon changes its path and appearance within a period of 29.5 days. So ulitin ko, hindi lang pala yung itsura ni moon ang nagbabago every 29.5 days. Kahit yung tinatahak niya na daan, 'di ba? Nagro-rotate si moon sa ano natin. Ito si Earth. 'Di ba nagro-rotate si moon? Yan, nagre-revolve siya. I should say nagre-revolve siya. So hindi lang pala yung path na tinatake niya, according to these ancient people, eh, hindi iisa, paiba-iba. So hindi lang yung ano niya, yung appearance niya ang paiba-iba, nag-iiba every 29.5 days. Pati rin yung path na tinatake niya. So, yon ang mga na-observe nila. Ngayon, ginamit na nila tong basis para gumawa ng kanilang ancient calendar, sarili nilang calendar. Or what we call the moon calendar or the lunar calendar. Ayan. May mga na-observe pa sila sa tulad ng lunar eclipse. Na-observe pa nila to, napansin pa nila to. So ano ang lunar eclipse? A lunar eclipse occurs when the Earth casts its shadow on the moon when the Earth is between the sun and moon. Ito yon. So, meron akong keyword dito eh. Kunwari, lunar eclipse. Ano? LSEM ang ano ko dito. Keyword ko. Lunar eclipse. Sun, Earth, Moon. So, the sun, or the Earth, I should say, is between the moon and the sun. Ayan. So, LSEM ang ginagamit kong ano dito. Mnemonics or keyword ko. Another thing na na-observe nila, the solar eclipse. Ano naman ang solar eclipse? It occurs when the moon is in between the sun and the earth, and the moon partially or completely blocks out the sun. Ang nasa gitna naman ngayon, si moon. So, ang ano ko dito, ang keyword ko is mess. Ayan. Solar. We have here earth. Moon, ay nasa gitna si moon and sun. So sa solar eclipse,
Si Moon ang nasa gitna. While in our lunar eclipse, the Earth is at the center. So yan yung mga na-observe nila before. Before pa nakabuo ng telescope, mga technological advancement na ginagamit ngayon. So yan yung mga basis nila, yung mga ginagamit ng ancient people. And that concludes our lesson actually. So that would be the end for this lecture. Later on, I will send again a video lesson. But before that, you have to submit your activity. Kailangan nyong mahanap, kahit isang planet man lang, nakaka-fulfill din yon. Makahanap man lang kayo ng isang planet in the night sky. Makadetermine man lang kayo ng isang planet. Okay. So that's just your activity. Isa lang yung activity na you may submit it until Friday of this week. So ano ngayon? 18 May 20. Submit it. Submit your activity. Anong planet ang mahanap nyo? So take note ha, mas maraming planet ang mahanap. Kung mahanap nyo yung 5, mas mala. Of course, maximum yung points nyo doon. Kung mas marami kayong mahanap, mas mataas yung points ninyo. Yung selfie nyo ha, proof na kayo yung naghahanap doon sa Okay? So that concludes our lesson. I hope you learned something new today.